Nanumpa na mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, si bagong DepEd Secretary, former Senator Sunny Angara. Ayan po mga kababayan, sabi dyan sa balita, Luke President Ferdinand Marcos Jr. administers the oath-taking of Juan Edgardo Sunny Angara as the new Department of Education Secretary. Any ceremony at Malacanang Palace in Manila, Friday, June 19. Kahapon po pala to, mga kababayan, yung panunumpa ni Sunny Angara as bagong DepEd Secretary. Makikita natin sa mukha ng ating Pangulong Bongbong Marcos na parang tuwang-tuwa siya, mga kababayan, sa pag-welcome kay Sunny Angara bilang bagong DepEd Secretary. Parang nabunutan siya ng malaking tinik. Ngayon niya talaga, Mr. Maravillas, gatong ka na naman. Makikita mo man sa mukha ng ating Pangulong Bongbong Marcos na parang nabunutan ng napakalaking tinik. Sinoan niya yung tinik, Mr. Maravillas? Yung self-appointed designated survivor. Isang malaking tinik sa lalamunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na una, nagtiwala siya, mga kababayan, na bilang abogado. Abogado din si Inday, mga kababayan, di ba? Dating mayor at pamilya ng Duterte na sinasabing magagaling sa Davao. Kakayanin ni Inday ang trabaho sa DepEd. Ngunit sabi nga, mga kababayan, tinimbang ka, ngunit kulang-kulang. Kulang sa timbang, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo ang facial expression ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan, mababasa mo sa mukha ng ating Pangulo ang excitement, full of hope, na alam niya, finally, maayos na po ang napakalaking problema sa Department of Education. Na sabi ni Inday, inamin mismo ni Inday, welcome to the chaos. Aminado si Inday, mga kababayan, na chaos po ang kanyang iniwang legacy. O, di ba? Ito yung post ni Inday, mga kababayan, sa... Ito yung statement niya sa kanyang speech, pinost ng GMA News sa Instagram. Sabi ni Inday sa turnover ceremony, welcome to the chaos. BP Duterte kay incoming DepEd Secretary Angara. Madaling sabi, mga kababayan, inamin niya, nang iniwan niya na legacy sa DepEd po, chaos, kaguluhan. Talaga niya, Mr. Maravillas, walang silbi. Sayang po yung pasweldo talaga po, pati nga sa pagka-vice presidente. Sayang. Ang masama, mga kababayan, nag-intention pa yung buong pamilya niya at mga minion. Kaya sa zona po, monitoring daw siya, hindi siya dadalo kasi inappoint na niya. And it's not a joke. Inappoint na niya yung kanyang sarili as a designated survivor. At yung nausog, mga kababayan, sasabayan yung suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa Monday, maglulunsad sila, mga kababayan, ng rally sa Liwasang Bonifacio. Yan po. Duterte back hakbang ng maisog is set to hold a rally during President Ferdinand Marcos Jr. State of the Nation Address at Liwasang Bonifacio in Manila, according to Metro Manila Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. Monitoring si Inday kasi kung ano yung mangyari sa zona, designated survivor na siya, self-appointed. Kung babasahin natin ang kanyang mga statement po, ang ibig sabihin niya, nasa Manila siya. Kung magtagumpay sa panggatong na mag-people power,
mga gababayan yung naosob sa liwasang Bonifacio, matik, te-take over nila yung Palacio Malacañang. Iyon ang ibig sabihin yan. Kasi monitoring siya, malapit lang niya. Dito lang niya ako sa Manila. Sa bibig niya mismo galing. At yung designated sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Survivor niya na sinabi, it's not a joke daw, nor a bomb threat. So ano siya? Amang yung mga minions ng kanyang tatay, salivating. Lawit na lawit ang dila, mga kababayan, sa paglalaway para patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok si Inday sa posisyon. Di ba malinaw, mga kababayan, ang kanilang intensyon? At sige po ang pakalat ng fake news laban sa ating Pangulo. Mamaya po, ipakita ko sa inyo. Yes. So ipakita ko sa inyo po itong mga pinapakalat na fake news ng mga minions ni Maudigs, minions ni Inday. Gustong-gusto nila na may mangyaring masama po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan ka nakakita ng ganyang tao, mga kababayan? Talagang mga masasamang loob. Evil people. Kasi kung hindi ka evil, mag-wish ka ba naman? Matutuwa ka ba naman na may mangyaring masama sa isang pangulo? Kahit nga kami hindi gusto namin ng ugali ni Maudigs po, never naming iwiwis na mamatay na siya. Di ba? Kasi hindi maganda sa ugaling Pilipino or to anyone to wish ill against anyone, mga kababayan. Pero tingnan mo itong mga minions ni Maudigs. Alagang ang sasama po ng ugali. Pare-pareha sila, mga kababayan, ang pag-ugali nila. Ethel Pineda, sabi dyan, may sakit po ba ang Pangulo? Madali naman pong sagutin kung wala po siyang karamdaman. Kung mayroon man po, the public deserves to know.
Article 7 of 1987 Constitution, Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the Cabinet, in charge of national security, in foreign relations, in the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Kita ninyo yung mga pinapakalat nila na mga fake news. Ang ilig nila magpakalat ng fake news. O ito pa, mga kababayan, ano ang misteryo sa pagkakalapag ng di umano'y presidential chopper sa St. Luke's Medical City Global Center na umugong kahapon lang ayon sa kumakalat na video? Bakit hindi ito binabalita ng mainstream media? Ayan o, July 17, 2024. Tapos may picture po ng chopper ng presidente. Suna 2023. Para i-compare yung picture. Sabi diyan, July 17, 2024 between 8 to 9 a.m. 'Yan ang pinapakalat nila, Edgardo Sikat. Ibig sabihin, mga kababayan, nagkasakit daw, seryosong nagkasakit yung ating Pangulo at tinatago lang. Kailan nangyari yun? Bibising-busy yung ating Pangulo sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Galing sa Palawan, tapos the other day, galing doon sa Pangasinan, sa Ilocos. Tuloy-tuloy yung pamimigay niya ng mga ayuda po sa ating mga magsasaka, mangingisda, and families. Kasi nga po, base sa survey ng SWS, marami yung dumami yung nagugutom. Igayaan niya, Mr. Marabilis, dumami yung tamad. Malamang, mga kababayan, umaasa na lang sa ayuda na binibigay ng ating gobyerno. So, importante talaga, maisabuhay po yung diwa ng bagong Pilipinas mindset. So, daming mga pagbabago na dapat gawin. Kasi po, old mindset po tayo, mindset ng mahirap. Kaya, mga kababayan, marami yung nagugutom kasi ang mindset mahirap po. Pag mindset mo mahirap, talagang magugutom ka. Ang mindset kasi ng mahirap, nakangangalan palagi, palaasa, para palariklamo. Ang mindset, mga kababayan, ng gustong umasenso sa buhay, mindset ng pagiging positibo, hindi siya reklamo ng reklamo lang, kundi gumagawa siya ng paraan. Tama? Eh, pinagtawanan ito ng mga netizens. Nasa Pangasinan ang Pangulo namin, mga baliw. Mauna si Digong, maniwala kayo. Hindi na mga nga makatayo at makapagsalita eh. Kita ninyo. After Pangasinan po, yung ating Pangulo, ito, nasa birthday celebration po ni Secretary Benhur Abalos. Tapos binanata naman po si Benhur Abalos. Kasi nagawa daw na mag-celebrate ng birthday sa gitna ng kahirapan. Laging may sinasabi sila. Wala bang karapatan yung tao mag-celebrate ng kanyang birthday? May panggastos naman siguro. Mayaman naman po si Benhur. Para i-celebrate yung kanyang birthday. Nasanay kayo kasi sa style ni Mau Digs. Pasimple-simple, patuyo-tuyo, paisa-isang ulam. Pero tingnan ninyo yung kinasangkutan, mga kababayan, ngayon na iniimbestigan sa Senado at sa Kongreso. Yung Farmali scandal, yung Pogo, huwag kami. Di ba? Billion-billion po yung involved na kwarta. Eh madali po madali kasi po ma-lean lang yung ating mga kababayan. Ito yung Pangulo, malakas pa sa kalabaw. Nasa distribution ng mga ayuda. Mga trucks, mga tractors, mga farm implements para suportahan po ang production ng pagkain dito sa ating bansa. Yan o. Paano may sakit yung ating Pangulo? Kayo yata yung may sakit sa utak eh. Yan ang ating presidente. O sabi dyan sa report ng Presidential Communications Office, burado na ang mahigit 3 bilyong halaga ng mortgage debt para sa 64,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ERB sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Kasunod ng paglagda ni Presidente ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Ito ay inihayag ni PBBM sa Presidential Assistance Distribution sa Lingayen, Pangasinan, kung saan
binahagi ang 339.54 milyong tulong pinansyal sa mahigit 10,000 magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Tapos yung pinapakalat po, mga kababayan na fake news ng mga nausog, tinakbo daw sa ospital yung ating Pangulo. Kayo ang magpa-mental hospital. Dapat sa inyo, itakbo na sa mental hospital kasi nababaliw na siguro kayo sa pagnanasa na mapatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iloklok si Inday. 4 years pa kayong maglalaway. Yan po yung ating Pangulo. So, tinurn over niya to, rice processing system. Mga projects po, empowering farmers. O, diba? Ito naman yung dam para may patubig yung ano, irigasyon at supply ng kuryente. Yan po. You see? Yan o. Napakalaki niya. Solvec Earthfield Dam. Sabi dyan po, higit nakita para sa 1,000 mga magsasaka at mataas na produksyon ng pagkain ang dala ng 940.46 milyong Solvec Small Reservoir Irrigation Project na pinasanayaan sa Pasukin, Ilocos Norte ngayong araw. Kahapon na to, the other day yata, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang SRIP ay may kapasidad na higit 1 milyong cubic meters para sa irigasyon ng 705 hectares ng lupang pansakahang sinasakupan ng 10 mga barangay. Mayroon ding provision ang proyekto para sa aquaculture at recreational at tourism facilities. Ano kayo ngayon? Basag na basag yung kasinungalingan ninyo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos tinakbo sa ospital. Yan po. Yung ating Pangulong Bongbong, o. O, diba? Presidential assistance to farmers Fisher Fox sa Pangasinan po yan. Mahal na Pangulo, kasama ang iba't ibang ahensya ng tugan ng tulong ang mga magsasaka na naapektuhan na nagdaang El Nino. Yan yung ating Pangulo. Mula sa ating Department of Agriculture, magbibigay tayo ng mga punla at iba't ibang makinarya at kagamitang pansaka tulad ng howling truck, traktora, corn sheller, recirculating dryer, yung hammer mill, pump and engine set, riding transplanter at combine harvester. O ito siya yung minimension ng ating Pangulong Bongbong, ang lalaki pong mga makinarya para sa ating mga magsasaka. Ito mga seedlings naman po. Ito yung mga tractors, mga kababayan, machineries. O, diba? Paano na hospital yung ating Pangulo? Malakas pa sa kalabaw? Sige lang pamahagi niya ng tulong. Yan mga machineries, o. Tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi ito nagawa, mga kababayan, ng previous administration ni Maudigs. Kaya inggit na inggit sila po. Pilit na sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong. Ang dami-dami po, mga kababayan, four-wheel tractor. Ito transplanter, technology ito ng South Korea para po makina na po yung magta-transplant ng palay as mabilis. Yan siya. O ganyan siya, mga kababayan. Para marami po at madali yung pagtanim, maraming hectares yung matamnan in a short period of time. Diba? Ito, multi-purpose cultivator naman po para sa urban and peri-urban agriculture program. Ito, cold storage para hindi po masira yung mga crops, yung crop production. Yan po ang kita ninyo. Kaya pag may nagutom po, katamara na. Diba? Tamad kasi. Ayaw magbanat ng buto. Mga trucks. Para po, ano, pang hakot ng mga produkto. Para madali po na ma-transport sa mga lungsod. May fuel assistance card pa para sa mga mangingisda. Yan po. You see, todo-todo yung serbisyo ng ating, ano, ng ating Pangulo. Sub-sub po sa trabaho.
parte ng pagtupad niya sa kanyang campaign promise po na paunla rin yung pagsasaka, yung agrikultura. Kasi agriculture-based economy po tayo. Pero kaya nga kaduda-duda yung result ng survey ng False Asia, hindi False Asia, false. Kung sino mga kababayan, yung sub-sub sa trabaho, ang daming mga accomplishments po, mababa yung result ng survey, yung walang ginagawa kundi mamirwisyo. Mataas yung ratings po. Kaya sabi natin, malamang made in China. Minamanipulate yung result para utuhin yung mga mamamayang Filipino. Iboto yung pro-China. Huwag tayong pauuto po, mga kababayan. Malinaw na malinaw kung sino ang totoong naglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. It's our president, Bongbong Marcos, at saka si Speaker Martin Romualdez. Talagang magkatuwang po sila. Yan po si Speaker. Oh. Kaya nga yung bansag sa kanya, Mr. Rice, laging kasama ng ating Pangulong Bongbong. Pagkatapos, yung wala mang ginagawa, sige pa ang ano, panggugulo po. Mataas yung rating sa False Asia. Huwag kami. O ngayon, sabi natin kanina, full of hope, mga kababayan, yung sektor ng edukasyon, pati yung nasa negosyo po, welcome na welcome po. Very positive, optimistic sila sa appointment po ni Sunny Angara as DepEd Secretary. Ayan po ang balita dito. Angara's initiative to enhance education quality boost K-12 graduate employability gain support. Supportado po ng sektor ng negosyo. Sabi dyan, as they welcome Angara, the country's top business groups and major industry association expressed their support for the new DepEd Secretary. Sa kanilang statement, the groups reiterated their unified support for President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to Angara to prioritize the employability of senior high school graduates or SHS. We recognize anya the vital role of Filipino youth play in our nation's workforce in future prosperity, sabi ng mga grupo. Among the signatories were the Philippines Business for Education, Makati Business Club, Private Sector Advisory Council, Philippine Business for Council Progress, People Management Association of the Philippines, Philippine Constructors Association, Employers Confederation of the Philippines, in IT and Business Process Association of the Philippines. It was also supported by the Coordinating Council of Private Educational Associations, Catholic Educational Association of the Philippines, Philippine Association of Private Schools, Colleges and Universities, Philippine Association of Colleges and Universities, Association of Christian Schools, Colleges and Universities, Unified Tibet of the Philippines Incorporated, in the Association of Private Colleges and Universities of Region 7. Now, more than ever, we need to work together, sabi nila, to support our youth by guaranteeing quality education and boosting the employability. We look forward to working with the Department of Education in achieving these goals. Call out po yung iba-ibang mga grupo, colleges, universities, associations ng mga employers sa buong Pilipinas. Nagkapag-asa po sila. Never natin itong narinig noong panahon ni Inday. Kasi po, ito. Yung pag-speech niya, ito. Pag hininga ng paliwanag po to defend the budget, ituturo po yung kanyang undersecretary si Michael Pua. Pero gusto pa mga kababayan na patakbuhin ng mga DDS, mga naosog. Gustong hindi nga, kasi malayo pa naman, 2028. Gusto nang i-take over yung Palasyo Malacanang. Monitoring daw as designated survivor. Ganon katindi yung kanilang pagnanasa. Tapos sabi dito ni Inday, mga kababayan, ito yung turnover ito. Sabi ni Inday sa kanyang speech, ang tanging pangarap ko ay ang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Pangarap mo na, no, na itaas yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, tapos iniwan mo.
paano mo matutupad yung pangarap na pataasin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas na binigay na nga sa'yo as DepEd Secretary, in-appoint ka? Wala man na wala mang reformang na i-introduce si Inday other than tinanggal yung mga visual aids. Di ba? Ang legacy niyang iniwan, mga kababayan, yung additional word sa dictionary po, yung tambaluslos. You see? So baliktad po ang mga sinasabi ni Inday. Parang yung tatay po. Tapos bukang bibig niya, politika. Mamaya, ipakita ko po sa inyo. Kaya may nag-react po. Bakit niya, no? Bakit kailangan niya niyang mag-react? Nasabi, hindi daw siya tatakbo sa 2025. Ipakita ko sa inyo. Ayan, no? Report ng ABS-CBN. Sabi diyan, Vice President Sara Duterte tells reporters on Thursday that she has no plans to run for any public office in 2025 elections. Kaya sabi ng netizen na sila'y tira mo, election na lang ang laman ng otak ni Sara. Sabi ni Melchor Vergara, did she really have to say that? Of course, she has no plans because she has a live or live term as our useless VP until 2028. Ini-emphasize ba talaga niya, Mr. Maravillas, ni Melchor Vergara yung useless sa BP? Yan ang sabi niya eh. Tama nga, bakit kailangan sabihin mo na yung term mo will expire on 2028 pa? Siyempre, hindi ka tatakbo. Itong-itong talaga niya, Mr. Maravillas. Nonsense po yung mga pinagsasabi ni Inday. So ituloy natin ito. Gusto niya daw na itaas yung kalidad ng edukasyon. Yun ang pangarap niya, pero iniwan niya yung DepEd. Vice President and former Education Secretary Sara Duterte expressed her aspiration to elevate the quality of education in the Philippines during his tenure as Secretary of the Department of Education. In a turnover speech on Thursday, Duterte noted that without effort, such dreams remain unfulfilled, underscoring the importance of dedication and hard work in achieving educational improvement. Yun ang hindi niya lahat ginawa. Sinasabi lang niya, pero hindi man niya po ginawa. Kasi nga naman, Mr. Maravillas, niya, aminado si Inday, wala man siyang background sa edukasyon. Yun nga po, dapat, nung inoffer sa kanya, nag-refuse na lang siya. O diba, hindi na niya tinanggap. Kaya ngayon, sabi niya, hindi na daw siya tatanggap ng anumang cabinet position sa Marcos administration. Bakit? May iniisip mo ba, Inday, na uoferan ka pa? Kaya nga yung mga Marcos loyalists, nag-rally sa Liwasang Bonifacio, tumatsago yata yon, asking you to resign. Yung mga Marcos loyalists, alangan man, hindi yun alam ng mga... Basta lang nag-rally. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Kaya nag-rally kasi alam nila walang mangyayari sa DepEd. Inobserve ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kaya mo. Kaya lang, hindi ka na lang kasi siya yung nag-appoint sa'yo, tenest ka lang. Kung may abilidad ba si Inday, nang makita niya, walaan niya eh. Walang mangyayari dito sa DepEd. Hinayaan ka na lang na mag-resign. Diba? Ito yung sabi ni Inday. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Sabi ng ating Pangulo ng tanungin ng mga reporters. Okay, I don't need to react. That's her decision. Unang-una po, wala mang offer sa kanya. Bakit niya pa sasabihin? Diba? Ang tawag dyan sa psychology, mga kababayan, defense mechanism. Para magmukhang pag-inoferan siya na hindi man nga po iniisip ng ating administrasyon. I mean, pag wala nang offer sa kanya, may rason na siya, mga kababayan. Kasi sinabi na niya na hindi na niya ako tatanggap. Hindi nga po,
wala ka mang tatanggapin talaga kasi sa tingin namin po na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, never na na mag-offer pa sa'yo. Kasi nga po, tinimbang ka, ngunit kulang. Wala nangyari sa DepEd eh. Ikaw mismo yung nagsabi, aminado ka, welcome to the chaos. So chaos yung iyong iniwan sa DepEd? Galing mismo sa bibig ni Inday po. BP Duterte kay incoming DepEd Secretary. Jimmy News yan ha. Welcome to the chaos. Tayo dito po, mga kababayan, sa ating commentary. Factual tayo. Hindi tayo gumagawa, mga kababayan, ng fake news tulad ng mga nausog vloggers. Galing sa bibig niya mismo. As quoted by GMA News, mga kababayan, yung GMA News, credible source ng balita. Yeah. Aminado siya. There is chaos. Tulad ng kanyang pagkatao. Kaya chaos ang iniwan niya. Kasi ang iniwan niya sa DepEd, chaos tulad ng sinasabi niya. Kasi nga, magulo ang kanyang buhay. Sabi sa kasabihan, mga kababayan, you cannot give what you do not have. So ano man ibibigay mo na quality education kung wala ka man noon? Wala ngang manners. Galing sa pamilya, mga kababayan, na walang GMRC, walang manners. So ano ang ipapamana mo sa mga kabataan? Yung manners na nga lang napaka-importante sa isang tao. Wala kayo. Yung high quality of education pa, mga kababayan. Yan ang sabi niya. Lahat tayo saan man ang pinanggalingan, anuman ang pinagdaraanan at may pangarap, we all have dreams. So ang dream mo ano? Maging designated survivor. Hindi makapaghintay. Bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, ang tanging pangarap ko ay ang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit, ang isang pangarap kong hindi pagsisikapan ay mananatiling pangarap lamang. Ayan ang ginawa mo. Kaya naging pangarap na lang ng mga mag-aaral ang maitaas yung quality ng edukasyon. Kasi hindi mo man po ginawa. Iniwan mo chaos. At yung nakadagdag sa vocabulary nila, yung masama pang ano, pananalita, tambaluslos. Yossi. Kaya masayang-masaya po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Full of hope. Very optimistic siya na winelcome niya ang bagong secretary, pinasumpa niya, mga kababayan. Bagong secretary ng DepEd. At kay Inday, ang sagot niya, okay, I don't need to react. That's her decision. Galing ng ating Pangulo po. Lalong maglalagablab, mga kababayan, sa inis yung mga nausog. Maglagablab na kayo sa inis. Yan naman talaga yung mga pagkatao ninyo eh. Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.